Good morning po ulit sa inyo, mga kaplantito at kaplantita. Ako po ulit si Becha na isishare ko po sa inyo ang ito pong hyacinth. Ito pong hyacinth ay mabango po itong bulaklak na to na, ayan, bulbs po siya. So, ito po ay hardy din, pang winter, pwede. So, may ano po, dalawang klase itong way ng pagtatanim ng hyacinth. Ito pong ituturo ko sa inyo, in-experiment ko po ito last year. So, successful naman po. Ito po, sa mga gustong magbulaklak ng December na hyacinth, kailangan po bilhin nyo ay yung prepared. Prepared po. Ibig sabihin po itong prepared na ito, nagdaan na po siya sa proseso na ng parang winter, nakaraos na siya sa winter time. So, ito po may mga proseso na ginagawa bago ito ilagay sa market. Meron pong regular na hyacinth. Yung hyacinth po na yun ay regular lang. Mamumulaklak po yun during springtime. Ito po, mamumulaklak ng December. So, December to April. Yun naman pong isa na hindi prepared. Kasi po, may makikita kayo dyan prepared. Pag walang prepared, yun po ay regular. So, mamumulaklak po yun ng April onwards o March. So, ito po, mamumulaklak ng December. So, kaya po prepared, ito po ay force. So, ibig po sabihin ng force, talagang pinilit siyang mamulaklak ng December. So, medyo mas mahal po siya ng konti sa regular kasi nga po ay yung proseso niya. At saka, December po usually wala namang ganong namumulaklak. Maliba po sa Christmas rose o yung mga iba pang mga pang ano. Pero madalang po ang namumulaklak during winter. So, ito po, bumili po ako niyan. You can plant this one sa vase na mayroong bato or lupa. Sa mga katulad ko nagtira din sa mga flat, yung walang garden na ang pwede mo lang taniman ay mga lalagyan, yung mga containers, tapos wala ka namang lugar sa bahay nyo na malaki. Ito po ang pwede sa inyo. At saka po sa mga nagsasabing hindi sila makabuhay, baka po ito pwede sa inyo. Dahil low maintenance lang po ito. Hindi nyo po kailangang bantayan o what, kasi nakababad na siya sa tubig. So, ayan po. Puro po prepared yan. So, bumili po ako ng dilaw, pink, white, at saka purple. So, hindi po ako bumibili ng mga ganito na sa mga mamahaling garden center. So, actually po, sa will ko lang po binili. Pero, most of the time, ay successful naman po yung mga tanim ko. Kahit po yung mga dahlias ko, galing lang din po, minsan po sale lang. Pero po ito, maswerte po kayo kapag nakachamba kayo ng sale sa market. Kasi, dahil nga po yung iba, nagpiprepare nito dahil sa Pasko, gusto nilang may flowers. Kahit paano. Siyempre po, winter, yung pagka-winter po, parang nakaka-depress. Pero po, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, ang pag-alaman, hindi po for depression. Pang-stress rin. Kaya po ito, sa mga, gaya po ng sinabi ko, sa mga na nagsasabing hindi sila ganong makabuhay ng halaman, baka po ito i-try nyo. Sige po. Ito po, kailangan nyo lang po ng bus. Yan. Ito po mga bus na to. Minsan po lalagyan ng kandila. Pwede. Pwede rin po sa mga baso o kung saan po kayo mag-ano. Kaya, ito po, umpisahan na natin. Mag-glove po kayo kung hindi naman po kayo, ano, kasi medyo po maano ang bato. Kaya, sakit po sa kamay. Kaya ito po. Tsaka po tubig. Yan. Napakasimple lang po. Kaya, you don't need to buy a lot of
stones. Look. Ayan lang po. Hindi rin po kayo kailangan bumili ng isang sakong isang sako na lupa o isang sakong bato. May nabibili naman po supot-supot. Ayan po. Pipili ko lang. By the way po, meron po talagang lalagyan ng hyacinth. Pakita ko po sa inyo. Kaya lang, hindi po ako bumibili nun. Kasi, isahan lang po. Ayan po siya. Oh. Pakita ko po. Ayan po ang lalagyan niya. Doon nyo po ilalagay yung hyacinth. Tsaka po ito, walang bato, walang ano lang po, water lang. I-renew lang nyo lang po yung water every week. Or pagka nakita nyo na, pero pag nakita nyo medyo marumi, i-renew po yung tubig. Tsaka po, ang kailangan po nun, ito po, pagka na ilagay nyo na dito sa bus, yan po, pag nailagay nyo na, ngayon, ito po, ilalagay ko po ito. Ayan. Kailangan po, pag nilagyan nyo ng tubig, dapat it touches pag nilagyan nyo po ng tubig, it touches only this one. Ayan. Hindi po pwedeng nakalubog. Basta po, it touch lang po ito. Kasi, mabubulok po ito. Kaya, yan po, ito lang, dito lang, natatouch lang po ng water, itong part na ito. So, lalagyan ko po ito ng water. Ayan po. Tingnan nyo. Ayan lang. Saktong-sakto lang po sa pinakaibabaw yung matatouch po yung kanyang yung matatouch lang po ito. Ayan. So, ilalagay ko po. Po siya. Ayan. Ayan na po siya. It touches lang po. Ayan. So, ang mangyayari po nito, ilalagay nyo po ito sa for 10 weeks sa medyo low light at saka po sa cool na lugar. Yung cooler area na hindi po ganong maliwanag. Kasi po pagka maliwanag, agad po siyang mag-ano, hindi pa ka po hindi umabot ng December. Mag-ano po siya. Kapag after ng 10 weeks or makakita na po kayo ng roots at saka yung nagpo-form na po yung leaves niya ng mga gaganyan, ilabas niyo po sa hindi naman ding kaliwanagan o sa windowsill ng mga 3 to 4 days. Tapos pagka po nag-turn green yung dahon, ilabas niyo na po sa medyo maliwanag na. Sa maliwanag, sa pinakamaliwanag na lugar ng bahay niyo. So, kapag po nakita niyo ng yung tubig, sa akin po kasi ang ginagawa ko lang, hindi ko na po siya napapalitan nun, tinatap upan ko lang po. Pero kung nadudumihan kayo sa tubig, palitan nyo po. Kaya,
Ito lang po ang napaka, yan. Di po ba? Pag po namulaklak ito, huwag niyo po ilalagay sa pinakataas na ganun kasi magbubulaklak po yan, tataas po yan, tataas. Yan. Kaya, ito po ang pinaka, ano, pwede niyo rin pong gawing hindi po ito, pwedeng lupa. Kaya, alalay lang din po sa pagdilig pagka lupa ang gamit niyo kasi ito po ay wala namang ano, kung glass po ang gagamitin niyo. Pwede rin naman po yung may drain, okay lang din po yung kung lupa ang gagamitin nyo. So, sana po meron kayong natutunan dito sa sinabi ko at sa pagpili ng mga hyacinth na bibili nyo. Kung gusto nyo po magka-flowers ng December, ito po ang para sa inyo. At saka, yung wala po kayong garden at sinasabi nyo nga po na hindi kayo makabuhay ng halaman, this is for you, guys. Yeah? Sana po may natutunan kayo ulit sa mga sa tip ko. Maraming salamat po sa panonood. Please like and subscribe po na lang. Sige po, marami po salamat.